natatanggalin din sa atin. At sa atin dito, ang Diyos mismo ang magpapasol sa atin. Amen! So it happened thousand years ago nung isa ka, nagpasol ang Diyos, hinahanap nito ang imang anak sa Israel. And then, nung dumating ang Panginoon Jesus, yung pangako niya, nagpapuloy. Sabi niya, di ba? Sabi sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Sino yung mga tupa? Tayo! Tama! Tayo yung mga tupa na yan. Yan. Hanggang 3 minutes din na naman. Na Yes. Ito pong yung tema. Ang Panginoon Jesus, 2,000 years ago, umalis na sa langit. Amen po. Pero kailangan yung kanyang pagpapasol sa kanyang anak dapat malalili. Amen po? Amen. So, ibig sabihin, ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesus, ay gumagamit ng mga pastol. Amen. Sabihin nyo nga, Shepherd. Yes, Shepherd. Ang Panginoon Jesus ay gumagamit, patuloy na gumagamit ng kanyang mga pastol at kanyang mga lakad. At maaaring kayo. Amen. Kumaaari. Tama talaga ito. Amen. Sapagkat ang sino mong ginagang katolik ng Kristiyano, kapatid, may pagkakuntan sa kapwa. Amen. Lahat tayo ay hinahamot, tinatawag ni Kristo upang maging pastor ng ating kapwa. Amen. Amen. Hindi ko hinahamot ka kami. Ayan. Mukha mong pastor. Pag-amoy. Amoy pastor. Ano ba? Ano? Ano yung pasto? So tayo lahat po pala ay natawag para maging shepherd ng ating kapwa. Amoy pasto. Amoy pasto. Amoy pasto. Amoy pasto. Amoy shepherd namin. Amoy pasto. Ang shepherd namin mga kapulidyan. No! Ang bawat isa ay inaanyayahan ng Diyos para maging pasto ng kanyang pamilya, ng kanyang kapatid, ng kanyang asawa, dito sa community ng St. Amen! Bawas ko yung intro. Ano po ang title ko? Ang title ko na sa aming topic for today is Qualities of a Good Shepherd. Again, sabihin natin Shepherd. Shepherd. Okay. Handa na po ba lahat? Amen. Amen. Dapat maging handa. Kasi natin 15. Ayan. So, walang dapat matandaan, walang tangihan ng isang Shepherd dito sa Dubai, dito sa UAE, ay letter S. Servant. Isipag po natin shepherd niya mga kababayan, no? Sa muna yung napatandaan ay yung ating pagiging servant. Ang bawat nais maging pastor si Kristo, ito mga dapat na kanyang nakanda natin. Number one, we must be servant. Dapat matanda natin na ako ay lingkod ng Diyos. Sabihin nga po natin, ako ay lingkod ni Kristo. Ako ay lingkod ni Kristo. Yes. At bilang lingkod ni Kristo, dapat marunan tayo sa mga kasi pag sinabing lingkod, tayo ay katulong. Hindi nga ako sabihin natulong. Parang humina. Marunan po yan, magiging katulong natin. Remember po, tayo po ay katulong dito ng pares. Amen? At kung tayo katulong ng pares, tayo ay lingkod. Di Kristo, amen? So yung pagpunan tatandaan, kung nais natin magpastol, una, dapat meron tayong puso o kaisipan na isang lingkod. We must have a servant's heart. Number one po yan. Hindi mo pwede dito yung, oy, ako ay hindi pwede maging ano ninyo kasi ako ay manager sa aming kumpanya. Hindi nyo pwede pagkulungin ng basura. No, mali po yan. Pag ganyan po, ang katayuan ang ating mga katapiran, hindi tayo pwede maging lingkod ng Kristo. Amen po. Unang-unang tanong, sino dito ang nais maging lingkod tayo ng Kristo? Palindi ng tatang kamayan ako. Bossing. Lahat tayo ang lingkod ni Kristo. Amen po? Number two. Number two, letter A, humility. Sabi mo sa Filipos 2:3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangat ninyong mata niya. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ang minsan, kaya na namin nangyari ganyan, kami ay ganyan dahil magpataas ang spirituality namin. Huwag mo magpunta tayo magkakaroon ng ganyan isipan. Amen po? We must be humble. Sabihin natin humble. Humble. Mapapangkalooban.
mababa ang kalawag. Pag nais natin ng pastor, dapat tayo ay may humility. Why? Because mismo ang Panginoon Jesus, sobra-sobra ang kanyang kababahan. Tapos yung lingkod mayabang, hindi po pwede po yun. Amen po? Amen. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hindi po tayo gusto mataas. Dapat po meron tayong kababahan doon kung nais natin ng pastor ng Kristo. Amen po? Amen. Anong sa letter? E. Of course, E. Evangelizer. Ayan. Ay, bakit alam mo natin, give pastor sa kanya ninyo. Hindi namin kayo tumayo sa gitna. Nene-resist kami pag kami tumayo sa gitna. Kapatid, ang pagiging evangelizer, hindi po lagi sa podium. Hindi po lagi sa pulpito. Yun na kung may tumawag sa inyo, yes, meron ka ng problema, pwede ba akong tulungan? Pag ikaw po ay tumugon sa pangangailan ng kapatid mo, itinanaw mo ang salita ng Diyos, kapatid, nag-evangelize ka niya. Amen! Muli niya po ang Diyos. Maraming kapatid, kasi hindi niya alam kung ano yung nag-evangelize, nakala niya, pasapasya na siya nakala niya. Kapatid, pag pinapangaral ko ang salita ng Diyos, hindi ka mo dito sa gitna, kapatid, you are evangelizing the world of God. Amen! Sabi, ayaw na nito sa inyo, mag-evangelize. Bakit? Wala pa mong gift magsalita. Pero sa chismis, gifted. Amen? Hindi dapat natin gano'n ang mga anak niya ng sagay. Diba? Ano sabi tayo ibang iba? Kaya sa iba. Iba. So kung iba yung mo, saan tayo ay hindi? Isa. Tayo sabi na, so dapat na papatunayan natin yan. Amen? Hindi tayo pwede maninong punay dito. Wala tayong iyakayap, wala tayong paglalabang kundi ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapagay ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang lahat ng pagpapala na iyakayap ko ng Diyos sa bawang sinasabi ng Diyos. Amen! Kulingin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At ang isa kapatid na magandang palatandaan na ikaw ay good evangelizer, kay yung taong evangelize mo, naging evangelizer ka. Amen! Amen! Yan pong pinakaang matindi. May isa pong basihan. Pag yung tao na dapat ay tinuturuan mo lamang, ngayon ay nag-aayag na rin ang salita ng Diyos, kapatid, ay pwede sa iba niya. Amen! Letter D. Ano po? Ano sa nod? T. Ano? Pokwang? Prayer po. Ayan. Dapat po ang sarili ko ni Kristo, dapat lagi nananalangin. Amen po? Hindi po tayo yung pwede po sa pasasubi sa gitna, ay si dadaan mo ito, hindi na po nananalangin ito. Pag ginawa po niya kapatid, para na ako dito ba tingaw, puro ingay, walang lasa ang pinapakain sa ito. Pero bakit tatawin natin ang pagdilingo sa Diyos, kung uunahin natin ang pananagin, kapatid, iaalay ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, kapatid ka ng Diyos. Alam ang pinigyan ng kanyang katuhan, pag pinagalan ng kanalangin, kapatid, pagpapalaan ng kanyang katuhan. At umahapaw na biyaya, amen! We must be prayerful. Give time para manalangin. Amen? Napakaingay na punta natin sa trabaho na lang, napakaingay. Pagdating sa bahay, TFC, meron pang sa channel 7, meron pang pinapalan natin, kapatid. Give quality time, Father Diyos. Manalangin. Pray in the office of Lord God para tayo ay pagpalaan ng Diyos. Amen! Purihin natin ang Diyos. Glory to God. Glory to God. Next, letter H. Ano ba yung H? Holy. Pasalim mo nga sa kapatid mo, you are holy. You are holy. May takimita na ba? Holy. Diba? Paano tayo magiging holy? Yung lagi pagdating sa misa kasi. Kung ito lang yung ganyan. Kapatid, kasi minsan, ito tanda lang yung sinabi si Sir Teresa na Kolkata. Ang sabi niya, ang kalampag ng kabanalan, hindi na po yung gagawa kang malaki, yung buwis buhay mo. Kahit mapunting bagay na gagawin mabuti sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, kapatid, lahat yan na kalista sa langit. Ano sa akin na, hindi ko kayo dadal na isang doon? Ano mang liit, kapag maliit, makakarating hanggang? Langit! So kung yung mga maliit na bagay,
mamaya, siyempre may susunod sa ating may nakita yung basura o purong din natin yan, bagamat maliit na bagay, kapatid, abot sa langit ng Diyos. Kailangan natin itinahayag niya kung ano yung pangangailangan niya.
Dedication, using kita, Amen. Preacher tayo, we must dedicate yung ating isipan sa pag-aaral, sa pag-research, at higit sa lahat. Dapat lagi natin papakinggan ang hinihingi ng banal na Espiritu. Amen po? Puli na rin ang punyo. Tayo po sa kanila. Ang bilis. Yan niya po. Dalawin mo yung mga kapatid tayo. Amen. Thank you, bro. So tayo po dahil isama-sama manalangin. Sa nalaman ng Espiritu Santo, ayon sa bilang Diyos sa pagpala na ba? Muli Ama, maraming salamat po sa binyaya at pagpapala sa kinagalaw mo ngayong hapon ito. Bagamat o Diyos, ay hindi po ganun yung oras mo na ibig sa aming mag-iisi, alam namin Panginoon, ito na yung tulad mo, yung kalooban mo. At salamat Ama, ang kahit sa ganitong paraan, ay napakinggan namin ang tinig. Salamat o Diyos sa atin, tinuro mo sa amin. Aming samang dalangin, nawa hamang kanina ito sa bansa ito na nagtitikot, maisabuhay namin ang lahat ng pinagpuro mo sa amin, Panginoon. Amin po sa'yo nagpapasalamat ng Diyos at ang pagpapasalamat ng kalbo sa amin ni, ang ganda mga pananayin, Lord, na binigin mo sa mga oras nito. At kami po mga kapatid ko na ito, ang kanina mga prayer request. Lord, tinatas namin mga prayer request nito. Kayo na lang ang alam mo, kung ano ang aming pangangailangan. Aming Ama, aming tinata sa kinadalangin ang lahat ng nakasulat sa mga prayer request na ito, kayong bigin, kupalin, ayon sa inyong kalooban. At ganoon din, Ama, ang aming mga Bible na namin tinataan sa hapon ito, aming Bible, mga bar, pitaka, pastor, Bible, tubig, rosario, pangyo, mga simpleng bagay at katawa-tawa sa paningin ng ibang tao sa bayang Panginoon. Sa mga bagay na ito, kami nananalig at naniniwala na dumadaloy ang biyaya at pagpapala mo. At huli, Panginoon, ang lamang ito ay aming samagalangin sa iyong matamis sa panagad sa pamagitan ko ng iyong anak si Jesus, kasama ng isang Espiritu Santo sa iyong kapurihan, kahangalan, kalapilan at kapagyarihan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. At amen. Glory to the Father.